Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen na ay naghanda ka ng tirahan ng iyong banal na Espiritu, ipagkaloob mo dahil sa kanyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kalwalatian, alang-alang sa anak mong si Jesucristong Panginoon namin na bubuhay at naghaharing kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng ngayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain, ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem, naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukha'y halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kakaiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nagiiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nakagapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lunsod ng pinakamamahal ko, saan kita maitutulad upang ika'y aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan. Sino ang maaaring mapanauli sa iyo? Ang sinasabi ko na iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad sa inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kakaiyak. Bumangon ka at humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag. Sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay, kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin.
Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo noong una. Iyaong lahiging tinubos mo at itinakda sa magmana. Bundok ng Siyon, tinirhan mo'y gunitain mo rin sana. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway, ang labi ng santuwaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang, sumisigaw na nagtayo sa kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng nasa loob na sangkap ng mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinilakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukit kitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niya ng mga malulupit. Iyong banal na santuwaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin, ang masamay naglipana sa pook na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itulot ng api mapahiya. Bayaan mo ang ngalan mo'y purihin ng dukha at haba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa mga kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita, sinabi na kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa inyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat.
Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po ay ang ating napakagandang pagdiriwang ng kabanal-banalang puso ni Jesus, Sagrado Corazon, puso ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, pagdiriwang ng kanyang kalinis-linisang puso ni Maria, ang mag-ina, hinahandog ang puso nila para sa atin. Idugtong ko na po kagad ang ating Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ito'y ukol sa paghahanap at pagkasumpong sa batang si Jesus sa templo ng Jerusalem. Sinabi dito sa uling bersikulo, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Binanggit dito, ha? Puso ng kanyang ina na nag-iingat. Siya'y isang nanay. Ito, buhay ni Jesus, no? Kaya, hindi niya naintindihan lahat. Katulad dito, na, di ba, katulad ng nanay at mga magulang na nawala ang anak, talagang balisang balisa. Hanap ng hanap. Alalang alala. Hindi niya naunawaan si Maria na ang anak niya ay talagang ang anak ng kataas-taasan na dapat nasa templo. Bagamat ka hindi niya matalimang lahat, pinagninilayan niya ito. Nagmumuni-muni siya, nagbubulay-bulay. Bagamat ito'y lampas sa komprehensyon ng kahit sinong tao. Ito mga pangyayari, ito mga okasyon, ito mga alaala, pinaka-iingatan niya, pinahahalaga niya, binibigyan ng kaukulang importansya. Kung paano minahal ni Maria ang kanyang anak na si Jesus, ganun din ang pagmamahal ng ating mahal na Birhing Maria sa atin. Ang ating kapakanan, ang ating kaligtasan, siya'y nagdadasal para sa atin. Eh tayo kasi mga matitigas ang ulo natin. Kala natin kung sino tayo. Abusado tayo sa ating kalayaan. Gusto natin matikman ang lahat. Ngayon din. Kahit ang mga karanasan ay maling-mali, gusto nating maranasan ang lahat. Kahit na ba'y ito'y para sa ating kapakahamakan sapagkat tayo masyadong ganid. Gusto ko ito. Ngayon, parang magmamaktol tayo. Kung di natin makuha ang gusto natin. Ang ating mahal na Birhing Maria, ang mahalaga, hindi yung layaw mo, kung hindi ikaw, ako, lahat tayo, makapasok sa kaharian ng kanyang anak. Yan ang pinagdadasal. Yan ang ang ating unang pagbasa nga ay panaghoy ng isang babae. Yan ang kinaiiyakan kung mapahamak tayo. Sana hindi ito yung ultimong kapahamakan na pang-impyerno. Kaya nga, ang ating mundo, marami mga panganib. Di ba? Malayo ka sa masama. Malayo ka sa mga trahedya. At kung habang may panahon pa dito sa lupang ibabaw, maging biktima tayo ng mga kalunos-lunos na pangyayari, ay sasamahan tayo ng ating mahal na Birhing Maria. Kung biktima tayo ng kasamaan ng ibang tao, basta mahalaga lamang sa kaduluduluhan ng ating buhay ay matagpuan natin ang pagsisisi at makapasok sa kaharian ng Diyos, yan. Diba? Yung turo ng ating mahal na Birhing Maria sa tatlong anak, tatlong bata, sa Fatima,
Di ba yung panalangin? Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na mga nangangailangan ng iyong awa. Ito po, makapasok tayo sa kaharian. Pinagdadasal natin ito pagkatapos ng bawat dekada ng Santo Rosario. Makapasok sa ang lahat sa langit. Hindi mapunta sa ultimong kapahamakan ng impyerno. Ito po ang sinasapuso ng ating mahal na Birheng Maria para sa atin. Sa tulong ni Maria, kalinis-linisan puso at ni San Jose, kalinis-linisan puso din. Nawa po ang ating mga intensyon, ang ating mga petisyon, ang mga ating mga kahilingan, pakinggan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwi na ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Tugon po natin, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo'y naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob, katulad ng siya'y nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guru, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos na tinuruan na siya na rin natulot na tayo'y may manalangin sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na ba ang hila nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Alberto Lailo. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Kanyang kalinis-linis ang puso ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ulunahan
ang damit, putit bukaw, ipanala. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno ay niyagmo sa pamamagitan ng krus, ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang niyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangako na sa binyag. Nag-ibig na at paglilingkod ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, nuestro Padre.